later po, dahil start na po ng atin pong registration for our conference this coming Saturday, later po, bago po kayo lumabas sa may pintuan, meron po tayong naka-assign Sister Richelle, Coach Richelle, at saka Sister Eileen. Ayan, magka-tandem po iyan. Lista na po tayo. Meron na po tayong registration form sa likod. If you wanna pay today, it's also okay. Pastora, pwede ba ako mag-pay on-site sa mismong araw ng January 13? Okay lang din po. May online din po ba dyan, Pastora? May online din po. Sama-sama po tayo sa Sabado. Okay po ba yon? Sabi mo sa katabi mo, kasama kita ha? Amen. Praise God. Ngayong araw po na ito is the first Sunday of this year, 2024. At ngayong araw din po na ito, atin pong sisimulan at atin pong bubungaran ng bago po nating series for this year na pinamagatan po nating Great Start. Sabihin nga po natin, Great Start. Do you believe that we need a great start today? Kailan magsisimula? Next year pa po ba? No. Today is a great start. Sabihin mo sa dalawang katabi mo, ngayon. Sabihin mo sa nasa likod mo, today. Amen po ba? Bakit? Kasi babalik at babalik pa rin po tayo sa salita ng Panginoon, tatanggapin po natin, nanamnamin po natin, yayakapin at lalakaran po natin ang salita ng Panginoon. Are you ready today, church? Basahin po natin in reverence ng salita ng Panginoon, makisabay po kayo sa akin, tayo pong lahat ay tatayo. At atin pong babasahin ang salita ng Panginoon na matatagpuan po in 1 Peter chapter 5, verses 6 to 10. 1 Peter chapter 5, verses 6 to 10. Sabay-sabay na po nating basahin na malakas. This is our declaration for today po. Basahin po natin, 1 to ready, begin. Kaya maging humble kayo sa harapan ng makapangyarihang Diyos at paparangalan niya kayo sa tamang panahon. Verse 7, ibigay niyo sa kanya ang lahat ng mga tasa kamay ng mga namomoblema. Sabihin mo sa katabi mo, ibigay mo na kay Lord. Bakit? Kasi sabi, kasi concerned siya sa inyo. Verse 8 po. Maging alerto kayo at laging ready. Kasi parang mabangis na leon ang kalaban nyo, ang devil. Gumagala-gala siya at naghahanap ng lalapain. Pero sino dito naniniwala 2024, hindi ka napapayag, lalapain ka ng kaaway. Amen po ba? Ano po dapat natin gawin? Verse 9, labanan nyo ang devil at palakasin nyo ang faith nyo. Alam nyo namang pinagdadaanan din ng ibang mga Christians sa buong mundo ang mga paghihirap na na-experience. Tignan mo yung mukha ng katabi mo. Mukha po bang may same experience po kayo? Hallelujah. Ano po dapat natin gawin? Verse 10, sabay-sabay po natin basahin na malakas. Pero pagkatapos nyong mag-suffer, sandali lang po, sabi mo sa katabi mo, sandali lang yan. Ano mang suffering, sabi mo sa nasa likod mo, matatapos din yan. Tuloy po natin, tutulungan kayo ng napakabuting Diyos. Gagawin niya kayong perfect, malakas, at matatag. Siya ang tumawag sa inyo para i-share sa inyo ang di kumukupas na kaluwalhatian niya dahil naging united kayo kay Christ. Shall you all close your eyes right now and bow down your heads and let us pray. Father, maraming salamat. Today is indeed a great start for each and every one of us. 2024, Lord, hindi kami papayag, Lord God, na hindi namin matatanggap at nanamnamin at lalakaran na yung salita. Today, Lord, give us wisdom, open up our hearts, open up our minds so that we can see, Lord God, yung ginagawa mo po sa aming mga buhay, ginagawa mo sa aming pong simbahan. We thank you so much, Lord, at maingat po naming ibinabalik sa iyo ang papuri't pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus. At ang lahat po ng anak ng Diyos sa lugar po na ito ay magsabi ng Amen and Amen. Pinakadabas sa palakpak para kay Lord. Makakaupo na po tayo ngayong umaga po na ito. After po ng lahat na nangyari sa bawat isa po sa atin last year, kapatid, naniniwala po ba kayo na hindi po hahayaan ng Diyos na manatili ka sa dati mong kinalalagyan noong nakaraang taon? Amen? Today, I hope and I pray, let us continually be reminded that God wants us to get stronger. God wants us to get better. That's why today, ang title po ng ating po pag-uusapan is today is a great start. For what? Today is a great start for your recovery.
bago ka umarangkada ngayong taon na ito, bago ka kumilos, bago tayo mangharap muli para sa Panginoon, bago tayo mangharap muli para sa ating pamilya, bago po tayo lumakad sa direksyon na pinapalakaran po sa atin ng Panginoon, kapatid, hindi po papayag si Lord na hindi kanya muna paggagalingin at ire-restore. Lahat ng sino naniniwala na nais pong makarecover at nais pong i-restore ng Panginoon, palakpakan po natin si Lord. Tanong, saan natin gusto tayong i-restore ng Panginoon ngayong taon? Where do we want to have a great start sa taon po na ito? Alam niyo po, naalala ko in the Bible, si Hannah. Sino po dito nakakakilala kay Hannah in the Old Testament? Alam niyo po ba, for so many years na siya po ay barren, yet, nung mga panahon na parang feeling niya na hindi na siya tinutugon ng Panginoon sa kanyang panalangin na magkaroon ng anak, nagsimula pa rin po siyang lumapit at nanalangin sa Panginoon. At sa sobrang tindi ng pananalangin po niya, sabi nga po lagi ni Ma'am Nelly, yung salitang marubdob na panalangin, sabi nga po natin marubdob. Napagkamalan nga po siya ni Priest Eli na nalasing eh. Pero alam niyo po, nung nakaintindihan sila, nag-usap sila, nag-declare po si Priest Eli sa kanya na matutugon na kanyang panalangin at aalalahanin siya ng Panginoon, and she will be answered in her prayer. And to make the long story short, alam po natin na nangyari. Siya po ay nabuntis at ang kanyang anak ay pinangalanan po niyang si Samuel. After po noon, naalala siya ng Panginoon. Sabi din sa Panginoon, Lord, dahil naalala mo po ako, akin pong ini-offer sa'yo, ino-offer ko po sa'yo ang buhay ng aking anak na si Samuel. After po nun, nagsimula siyang ipagkatiwala po si Samuel kay Priest Eli sa temple po. At every time po yun, nung nakaisip na po si Samuel, every year po, ito pong ginagawa ni Hannah. 1 Samuel chapter 2 verse 19. Ano pong ginagawa po niya? After po nung nadinig po siya ng Panginoon sa kanyang panalangin, ito po ang kanyang ginawa. Taon-taon, gumagawa ng maliit na robe ang nanay ni Samuel. Binibigay ito sa kanya tuwing sumasama ang nanay niya sa asawa nito sa pag-o-offer ng handog sa Shiloh. Just imagine, every year, kahit na natanggap na niya yung kanyang answered prayer, ang ginawa po ni Hannah at ang matututunan po natin sa story po ni Hannah, yung bang akala mong delayed na yung panalangin mo, taas ang kamay, nang alam mong may mga panalangin ka na ang tagal bago matugon. Taas ang kamay po. Naranasan niyo po ba yun? Eh yung iba po, hanggang ngayon may hinihintay ka pa rin, tapos ang tagal-tagal na wala pa rin. Taas ang dalawang kamay. Totoo po ba? Yung akala mo, delayed na yung panalangin mo, kapatid. Ito lang po ang sinasabi na sa atin ng Panginoon. Bumalik ka lang sa pangako ni Lord and you will definitely recover. Pangako po ito ni Lord sa kanya eh. So sabi po ni Hannah, Lord, tutuparin ko rin po yung pangako ko sa'yo. So ginawa po niya, yung ginagawa po niyang coat or robe in the Bible ni Hannah para kay Samuel, yearly po ah, just imagine yearly. Alam niyo po ba in the original Hebrew translation, yung ginagawa po niyang robe para kay Samuel, ay yung tinatawag na upper tunic, o ibig sabihin po, yung mga kasangkapan na ginagamit po para magawa itong klase ng robe na ito, ay tanging ang mga hari at priest lamang ang pwedeng makapagsuot. Just imagine, mga kapatid, hindi man ganun kayaman si Hannah noong mga oras po na yon, but with great effort, sabi nga po natin, great effort. Great effort para gawan niya yearly, para bisitahin niya yearly ang kanyang anak. Kapatid, alam niyo po, tinuturo sa atin ng nasorry po ni Hannah is that how she prepares her answered prayer. Yung every time na kahit tinugon na siya ng Panginoon, naaalala niya yearly, naaalala niya every single day of her life na merong Diyos na tumugon sa kanyang panalangin. That's her great start. Yearly, Lord, gagawa po ako ng effort para ma-appreciate ko yung pinanalangin na tinugon mo sa aking matagal ng panahon. Amen po ba? Kaya kapatid, kung ano man po ang tingin nating pinangako sa'yo ni Lord, taas ang kamay na alam mo may pinangako sa'yo si Lord. Kahit sobrang tagal pa, naniniwala po ba kayo hindi po sinungaling ang Diyos? Kahit sobrang tagal pa, mga magul, mga kapatid, you just have to wait. Sabi mo sa dalawang katabi, maghintay ka lang.
Si Lord, mukhang mang matagal sa timeline natin, pero si Lord, hindi po siya mag-fail. It will come to pass. Kailangan mo lang bumalik sa salita ng Panginoon, bumalik, hingin ang direksyon ng Panginoon, at yan ang gagawin natin ngayong taon na ito. Bakit? Babalik tayo sa salita ng Panginoon, babalik tayo sa presensya ng Panginoon, pagkatway, doon lang tayo makaka-recover. And that's my word. That is God's word for each and every one of us. My declaration for each and every one of you today, God wants you to be recovered. He will recover you today. Hindi ko po alam kung anong mga binaon ninyo last year. Pero mga magulat, mga kapatid, when God restores something, yung restore na gagawin sa atin ng Panginoon, He restores better than it was before. Ang klase ng restoration na ibibigay sa iyo ng Panginoon at ipaparana sa iyo ng Panginoon, kapatid, mas higit pa sa inaasahan ng tao. Alala niyo po ba si Job? Noong mga panahon na nawalan po siya ng lahat-lahat sa kanya, yet patuloy na nagtiwala sa Panginoon, patuloy na nanalangin sa Panginoon despite of everything that he has experienced. Ano po nangyari sa kanya? Ni-restore po siya ng Panginoon higit pa sa noon. Nandiyan po ba tayo, mga magulit, mga kapatid? Yung restoration na pinag-uusapan po natin dito, yung recovery, hindi lang yung maibalik ka sa original state ng dati mong buhay. Hindi po. Yung recovery na nais sa'yo ng Panginoon, it's always better, higit pa sa inaasahan ng tao. Tasa kami ng gusto makaranas noon. But you have to remember that recovery is a process, not an event. Proseso po ang paggaling. Hindi yan naaagad, hindi mo mamamadali. Magsisimula ka ngayong taon ng 2024, but you know that you're in recovery today. Hindi ko po alam kung ano nangyari sa atin. Taas ang kamay na aaminin, minsan na kayong nabugbog sa taon ng 2023. Hindi man physically, pero nabugbog sa iba't ibang mga sitwasyon ng ating po mga buhay, iba't ibang tensions, iba't ibang mga circumstances, testings, trials, pressures, and everything. But today, let me declare to you, God wants you to recover. And He will recover you. Pero hindi yan mangyayari overnight. Hindi yan mangyayari isang beses. Alam ko po, next week, magkakaroon po tayo ng Seek First. Tapos Sabado pa, tatanggapin na. Alam niyo po, sino dito excited na sa magiging prophetic word natin taon ng 2024? Pero kapatid, hindi lang yan pang-event. Paano na pag natapos na yung Seek First? Paano pag natapos na yung conference? Paano kapag natanggap na natin yung prophetic word, kapatid? I tell you po, it's an everyday process of recovery. Huwag kang mabahala sa madali ang paggaling. Kapatid, tingnan po natin yung progreso ng ating pong paggaling. Yung bang babangon ka, simula ngayong araw po na ito, simula maybe bukas makalawa, every single day of your life, babangon ka mula sa iyong kinahihigaan, yung masasabi mo sa Panginoon, Lord, thank God, I am getting better every day. Bigising ka, Lord, thank you, Lord. Mas lalo ako napapabuti every single day of my life. Sabay-sabay nga po natin i-declare yan. One, two, ready, begin. Thank God, I'm getting better every day. Isa pa po, declare natin. One, two, ready, begin. Thank God, I am getting better. E ano ngayon kung mabagal yung pag-recover ko? As long as bumubuti ako araw-araw, hindi sa gana ng aking kalakasan, kundi sa biyaya ng Panginoon na nagsusustain sa akin araw-araw, kapatid, magre-recover ka. Palakpakan mo ang Panginoon. But how will you recover this year, 2024? Paano po tayo makaka-recover? Number one, remember that your recovery begins with your relationship with God. Ang ganda na pinag-usapan natin last Sunday. Kasi tinapos po natin ang taon ng 2023. Bumalik tayo, nagpasalamat tayo sa Panginoon. Binalik tayo, inalign tayo sa relationship, kapatid. Kahit magsimula pa bagong taon, babalik at babalik po tayo sa relasyon po natin sa Panginoon. 2024, I hope and I pray na hindi po ito patungkol sa mga bagay na meron po tayo. Hindi na patungkol sa kayamanan, sa posisyon. But if you fully want to recover, go back with your relationship with God. Ano po sabi? In Psalms 51 verse 12, sabi ng salita ng Panginoon, restore to me the joy of your salvation
and grant me a willing spirit to sustain me. Bago magkaroon ng restoration, kapatid, tignan nyo maigi yung verse. Sabi doon, grant me a willing spirit. Dapat willing ka bago ka magkaroon ng restoration. Nandiyan po ba tayo? This year, 2024, Lord, ayoko nang napipilitan na lang. Tulungan mo ako, Panginoon. I need help. I need a willing spirit so that I am able to be restored. And Lord, I can receive the joy of your salvation. Amen po ba? Marami na tayong pinagdaanan noong mga nakaraang taon. Maaring dumating sa punto ng buhay po natin na napipilitan na lang tayo sa lakad natin sa Panginoon. But I hope and I pray that this year, 2024, tignan mo yung mukha ng katabi mo, may willingness na yan. I hope and I pray that we will all have a willing spirit to be restored. Amen po ba? This year, 2024, it's time to be right with God. Alala ko po yung sinabi po ni John Maxwell. Sabi po niya, you cannot be the same, think the same, and act the same if you hope to be successful in a world that does not remain the same. Hindi ka pa pwedeng manatili sa dati mong kinalalagyan, mag-isip pa rin ng dating gawi, magkumilos ng dating gawi, kung gusto mong maging matagumpay sa buhay na nagbabago. Andiyan po ba tayo? You have to keep growing. Bagong taon na, sabi, laging yun nilang sinasabi, bagong taon, bagong buhay, bagong ikaw, bagong ako. Andiyan po ba tayo, mga magulat, mga kapatid? Sabi mo sa katabi mo, Happy New Year. You have to be right with your walk with God. Hindi ba pwedeng walang pagbabago? Ngayong taon ng 2024, mga magulat, mga kapatid, bago natin unahin lahat ng mga bagay na prioridad natin sa buhay, itama muna natin ang relasyon natin sa Panginoon. Palakpakan po natin si Lord ngayong umaga po na ito. At kapag dumaloy na yung recovering, sabi ni Lord, I will recover. Hindi natin kayang mag-recover sa sarili natin. Totoo po ba? Hindi natin kayang paggalingin ang ating pong mga sarili. Only God can recover, can restore us. At ano po yung mga bagay na i-restore sa atin ng Panginoon? Una po, i-restore sa atin ng Panginoon. Pangalawang point ko po is, unang i-restore sa atin ng Panginoon is that God will begin to recover the awe of who He is and what He does. God will recover the awe of who He is and what He does. In short po, mga magulang, mga kapatid, kung meron mang unang i-re-recover po sa atin ng Panginoon, mag-showcase po ang Lord kung sino siya at kung ano talaga siya sa atin ngayong taon na ito. Nandiyan po ba tayo, mga magulang, mga kapatid? Kung ano talaga, naranasin niyo na po ba ang makapangyarihang galaw ng Panginoon last year? Kapatid, magsihigitan po ng Panginoon. Naranasin niyo po ba yung faithfulness ng Panginoon, yung kabutihan ng Panginoon last year? Kapatid, masihigitan ng Panginoon and He will recover who He is, the awe of who He is and what He does in our lives. Naalala ko po in Israel, nung inopen po ng Panginoon yung Red Sea for the Israelites to cross over sa kabilang side. Alam niyo po kung anong in-instill doon ng Panginoon sa mga Israelites? Yung fear of the Lord. Yung salitang fear of the Lord, hindi po ito yung takot sila na merong Diyos o takot silang lapitan ng Diyos. Hindi po yung fear na may kasamang yung may kasamang pamamangha, yung may kasamang Lord, wow, takot ako kasi yan ang kaya mong gawin eh. Nandiyan po ba tayo, mga magulang, mga kapatid? Not only in the Old Testament, but even in the New Testament, atin pong tunguhin. Acts chapter 2, verse 43. Sabi na salita ng Panginoon, maraming mga himala at mga kakaibang bagay ang nagagawa ng mga apostles. Kaya natakot at namangha ang alin? Ang mga tao. Now, take note po, ito pong passage na ito, yet kahit ang mga apostles po ang may ginagawa, pero mga magugulan, mga kapatid, hindi po ito kagagawa lang ng mga apostles. Yung mga signs, wonders, and miracles, yung mga pinagpe-pray nila gumagaling, yung mga pinipreachan nila na sa-save, mga magulang, mga kapatid, kamay po ng Diyos yun. Kaya sabi ng Bible, kaya merong takot na may kasamang pamamangha
sa Diyos. Hindi lang po yun. In Mark chapter 16, verse 20, kayo naman po magbasa. One, two, ready, begin. Pumunta. Kita po natin, ah, in the physical realm, yung mga disciples po yung mga nag-i-spread, pumupunta sa mga iba't ibang lugar. Pero sabi ng Bible, do sila yung nagpe-preach, ano sabi? Tinutulungan sila ng Diyos. Can they do it on their own? No. They need the help of God in their lives. We need the help of God in our lives so that we are able to do more works for the glory of God. Andiyan po ba tayo? Bakit nalang ginagawa ito? So that people will know na hindi ito kagagawa nila. But it's the work of God through them. And it's the work of the manifestation of the power of God in their lives. Kaya pala ang tao nakakaranas ng signs, wonders, and miracles. So that we know, wow, this is the God that we serve. This is the God that we know. I want to have the fear of the Lord. Ano dapat natin gawin? Sabi ng Bible, in Hebrews chapter 2, verse 1 to 4. Sabi ng Bible, lalo pa tayong kumapit sa mga katotohanan na narinig natin para hindi tayo, alin daw po? Hindi tayo maligaw. Napatunayang totoo ang mensahe na binigay ng mga angels sa mga ancestors natin. At lahat ng ayaw maniwala o hindi sumunod dito ay tumanggap ng parusang deserve nila. Verse 3, paano tayo ngayon makakataka sa parusa kung hindi natin papansinin ang dakilang kaligtasan na ito? Ang Panginoon mismo ang unang nag-announce nito at pinatunayan. Sabi nga po natin, pinatunayan. Pinatunayan ni Lord eh, sa atin ng mga nakarinig sa Kanya na totoo ito. Verse 4, pinakita din ng Diyos na totoo ang mga sinabi nila nung gumawa siya ng iba't ibang klase ng himala at mga nakakabilib na bagay at binigay niya ang mga gifts ng Holy Spirit ayon sa gusto niya. There's always a reason kung bakit po nagbe-bestow ang Diyos ng signs, wonders, and miracles. Sino po dito last time nakaranas ng miracle mula sa Panginoon? Sino po dito naka-witness kayo ng signs and wonders mula sa Panginoon? Taas ang kamay. Come on. Hallelujah. Bakit? So that He can instill the fear of the Lord in the people's heart. Yung takot sa Panginoon, alam niyo po ba kung bakit nawawala ang takot sa Diyos sa puso ng isang tao? Tanong niyo po ako, bakit? Bakit? Dahil gusto nilang masunod ang sarili nilang kagustuhan. Kaya nawawala yung takot sa Diyos. Alam niyo po, naalala ko, dalawang tao lang po ang kinatatakutan ko sa bahay. Una po, yung aking nanay. Kilala niyo naman po si Mami Lizelle. Pag galit si Mami, totoo po ba sa mga nanay, talaga naman, lahat ng mga salita, maririnig mo na. Totoo po ba yun? That's how they show that they are concerned. Paparinig na nila lahat ng gusto mong marinig. Bakit? Kasi that's part of their, how they rebuke us, how they correct us. Ganun ang nanay ko po. And I appreciate that. Pero isa po sa kinatatakutan ko talaga, ang aking pong tatay. Bakit? Alam niyo po, totoo po ba yung mga lalaki, ano daw po yan eh, talaga namang, tawag dito, silent? Ano po, silent night, holy night? Ano po, tahimik, ibig sabihin, a man of few words. Sabi nga nila, makuha ka sa isang tingin eh. Ganun po talaga, kaya nung bata po, alam niyo, ngayari pagka, alam ko, minagawa na akong kalokohan na ngayari wala sila, tapos gumawa ako ng kalokohan, alam ko na pag uwi ko po ng bahay, may one time po noon, ano po sila, kumbaga, very, very caring po sila. Meron po kami, kumbaga, agreement at usapan na kapag hindi ako pwedeng abutin ng alas 5 sa labas ng bahay. Kumbaga, siyempre, grade 6 pa lang po ako, grade 5 pa lang po ako. Dumating po yung time, dahil bagong gawa po yung SM ng mga oras po na yun. Siyempre, ayaan, nasa Marilao lang po yung school ko. Inabot po ng alas 6, alas 6 po talaga, nasa labas po ako. Alas 7 na po ako nakauwi. Lagpas na po ako sa curfew hour ko. Alam niyo po, naghihintay na po sa akin, nakatambad na po na ganyan, no? Yung belt ng aking tatay. Sabi niya, alika dito, pumasok ka dito.
And the way how he disciplines us, talaga namang humarap ka sa likod. Ano pa talaga? Yung ako, dahil nga kahit na anak ako, pero kapag sinabi niya na harap ako sa likod, yung parang automatic na papaharap ako sa likod, yung ganun. Ito, tatanda mo, isang palo ko lang sa'yo. Ganun po, totoo po ba? Yung isang palo, pero magtatanda ka talaga eh. Yung isang palo, ito, isang palo na to pag naulit pa ulit to, diba? Hindi na po ulit mauulit. Diba? Totoo po ba? So, isang palo, pak! After po nun, talaga namang, talagang I was disciplined during that time. And I appreciate, of course, all of the parents who, you know, who disciplines their children in so many ways para lang maikorek, maituwid. And may mga pagkakataon na ganun, kumbaga takot kasi ayaw mo makagawa ng kapalpakan at kalokohan sa harapan nila. That's the kind of takot. Pero may isang takot na ayaw mong lapitan dahil nga, kumbaga, traumatic na para sa iyo eh. Pero the fear of the Lord that we're talking about here, church, is that the fear na dahil nagtulak sa pagmamahal mo na ayaw mo siyang ma-disappoint sa lakad. Nandiyan po ba tayo mga magulang, mga kapatid? Yung takot na alam mong madidisiplina ka, yung fear of the Lord na dadalhin ka sa tama at tuwid na buhay. Tamang, yes, tamang may takot at respeto po tayo sa mga magulang po natin. Pero kapatid, ang takot po sa Diyos ang magdadala po sa atin sa katuwiran. Nandiyan po ba tayo? Yung taon ng 2024, hindi ko po alam kung anong mga nilakaran natin last year. Hindi ko po alam kung saan na lumakad yung mga paa natin last year, but I hope and I pray na unang i-re-recover sa atin ng Panginoon ngayong taon na ito is may nakakakita man o wala, may takot tayo sa Panginoon and ang buhay natin ay magiging kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Andiyan po ba tayo mga magulang na mga kapatid? Yung lalakad tayo na, Lord, I don't want to disobey you. I don't want to displease you sa lahat ng gagawin ko sa buhay ko. Lord, una mong i-recover sa akin. Lord, yung makilala ko, instill mo po sa akin ang banal na pagkatakot sa'yo. Amen po ba? Next po, na i-restore sa atin ng Panginoon. If you want this, this year, 2024, just say amen. Ang next po na i-restore sa atin ng Panginoon, God will restore your spiritual vibrancy. God will restore your spiritual vibrancy. Kapatid, bago ka umarangkada, magpa-recover muna tayo sa Panginoon. Magpa-restore muna tayo sa Panginoon. Pag sinabi pong vibrancy, ang ibig sabihin po niya sa Tagalog ay yung kasiglahan. Yung sigla ng ginagawa mo, especially when it comes for the Lord, yung sigla na yung passion, yung alab ng napag-ibig mo sa Panginoon, that's vibrancy. Yung bang yung araw-araw gigising ka pa lang ng umaga, Lord, good morning. Holy Spirit, yes, I'm ready. Yung ganun. Hallelujah, let's do this. Nakakita mo yung asawa mo, "Oh, I love you, honey." 'Di ba? Nakakita mo yung mga anak mo, "Oh, this is the day that the Lord has made. Let's serve the Lord. Let's go to church." The vibrancy. Yung pagmamahalan nandoon, yung kapayapaan nandoon, yung pag-asa nandoon. Taas ang kamay, sino po dito gusto ng ganun? Alala ko po in John 15, sabi ng Bible, if you remain in me and I in you will bear much fruit. At kapag namunga po ang isang bunga, ang isang fruit, totoo po ba, lagi po yan, nakakonect po yan. Bago mamunga, nakakonekta po yan lagi sa vine. Down to the roots, down to the stems. Hindi pa pwedeng hindi siya connected sa vines. And the root in the Bible, of course, definitely talks about the Word of God, the presence of God. Dadaloy po yan, kailangan connected ka. Hindi lang down the roots, pangalawa, dadaloy din po yan. Connected ka din, of course, sa community, sa church na pinagkatiwala po sa atin ng Panginoon, makakakonek yan. The head, which is Jesus Christ, down to the body, the church. Hindi pwedeng connected lang tayo kay Lord this year, 2024, pero disconnected tayo sa body of Christ, sa vines. Kapatid, bago magkaroon ng bunga, kailangan konektado tayo sa isa't isa. Andiyan po ba tayo? You cannot love God yet hate the church at the same time. Bakit? Magkakakonekta po tayo. Tignan niyo po yung mukha ng katabi po ninyo. Sabi mo sa kanya, we are connected. Whether you like it or not, kapatid, konektado po tayo. Salamat kasi
Ang number one connector po natin ay walang iba kundi ang ating Panginoon. At pinagsama-sama niya po tayo lahat sa lugar na ito. Imperfect people inside the imperfect church, but thank God because we have a perfect God who is with us. And this year, kapatid, God wants us to be connected, to be vibrant again. Yung bumalik yung, of course, number one, yung sigla ng relationship natin sa Panginoon, yung takot sa Panginoon, susunod, tapos susunod doon, konektado kasi po yan eh. Dahil may relationship ka sa Panginoon, may takot ka sa Panginoon, susunod, dumadalo yung sigla sa lahat ng may kinalaman sa Diyos, including the church. Andyan po ba tayo, mga magulat, mga kapatid? So I hope and I pray, my declaration, for every one of us, that this year, 2024, don't just serve God alone. Because you cannot serve God nang mag-isa ka lang. Kapatid, nilalagay tayo ng Diyos in a place, in a community, in this church so that we can have a fellowship together. Sabi nga po natin na malakas, fellowship. Sabi ng Bible, alam niyo po ba na merong nangyayaring palakasan when there is fellowship? Totoo po ba yun? Sino dito napapalakas kayo every time that you go, of course, inside the church. Every time that we come to church, napapalakas po tayo. Amen po ba? Because of course, the presence of God. Because of course, of the Word of God in our lives. And, syempre, latter part, kasama na din yung katabi mo. Tignan mo yung mukha ng katabi mo. Mukha po bang napapalakas ka every time na nakakasama mo yung katabi mo? Amen po ba? May nangyayaring palakasan sa life group. May nangyayari po bang palakasan sa loob ng light group? Taas ang kamay? Parang ilan, salamat po sa tatlo. Sino dito na-edify kayo, napapalakas kayo, na-encourage kayo sa bawat life groups po ninyo? Amen po ba? Why? Because may edification po na nangyayari in the body of Christ every time na nagkakasama po tayo. Kaya nga sabi ng Bible, if you want to be edified, confess your sins to one another. You pray for one another. You love one another. Gumagaling po tayo kapag may fellowship. Pag may pagsasama-sama. Tapos na po tayo sa mga taon, sa season ng pag-a-isolate, ng pag-iisa, tapos na po tayo dun eh. It's already done. Totoo po ba? Kasi mas lalong nagkakasakit ang isang taong laging nag-iisa. Totoo po ba yun? Tapos na tayo sa pag-iisa, kapatid, huwag mong i-exclude ang sarili mo. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka mag-solo flight. Bakit? May restoration po na nangyayari pag nagsasama-sama po tayo. Amen po ba? Bumabalik yung sigla. Bumabalik, nare-restore yung vibrancy sa loob ng pamilya. Napapansin niyo po ba yun? Bakit? May tamang relationship kay Lord eh. May takot kay Lord. Dumadaloy sa pamilya. Dumadaloy sa mga tao na sa paligid natin, sa trabaho mo, sa mga kasama mo, kapatid mo. And even inside the church, there will be vibrancy. Babalik ang asiglahan. Even yung mga na-traumatized last year, re-restore ng Panginoon. Bakit? Ano po sabi? In Psalms 23, verse 3 to 4, kayo naman pong magbasa, want to ready, begin. Tahimik na batis, binibigyan mo ako ng ginaguide mo ako sa safe at tamang landas dahil yun ang Promise po ng Lord yun eh. Bibigyan ka niya ng bagong kalakasan. Dumating na yung time, Lord, naupusan na ako. Hindi ko alam paano ako magsisimula ngayong taon na ito. Huwag kang mag-alala, kapatid. Si Lord ang magbibigay ng bagong kalakasan sa atin. Ibabalik ni Lord yung sigla mo. Tignan mo yung mukha ng katabi mo. Pwede bang i-declare mo sa kanya, I speak restoration to you. Ano pa po? Ang i-re-restore ni Lord sa atin. Kung gusto niyo po ito, dine-declare niyo po ito sa inyong buhay, sa inyong pamilya, magsabi lang po kayo ng amen. Next po, God will restore your health. Amen po ba? Maraming nagkasakit last year. Taas ang kamay, aminado, dumaan sa sakit at karamdaman last year. Totoo po ba? Grabe, hindi matapos. Dalawang buwan na yung ubo, sipon. 6 months na, hindi pa rin matapos-tapos. Ganun pa rin ang ganun. Totoo po ba? Yung sakit ng ulo. And so many more ng mga sakit at karamdaman. Hindi lang po physical health ang pinag-uusapan po natin dito. Even totoo po ba? Sino dito naranasan na magkaroon ng sakit sa bulsa?
Sakit din po pala yun eh, no? Ang sakit, Lord! Totoo po ba? But God will restore it. He is the one who will restore everything na ninakaw ng kaaway sa buhay natin. Sabi sa Bible, nung binasa natin nung una, ang gagawin ng kaaway, lalapain ka niya. Pero sino dito hindi ka papayag na lalapain ka ng demonyo ngayong taon ng 2024? Bakit? Because we have the God who restores. We have the God who recovers every children who are here in this house. Palakpakan po natin ang Panginoon. Even yung mga sakit at karamdaman na parang feeling natin na wala ng kagalingan, yung sakit na hindi nakikita ng tao, yung sugat sa puso, tignan, hawakan nga po natin yung puso po natin. Naranasan na po ba nating masaktan? Oh, hallelujah. Sa puso, sabi ng Bible, tignan po natin. Jeremiah chapter 30, verse 12 to 13. Ito ang sabi ni Lord sa bayan niya, malala na ang sakit mo. Oh, pastora, bakit ganyan yung sinasabi? Hindi na magagamot ang mga sugat mo. Walang mag-aalaga sa'yo. Sino dito naranasan walang nag-aalaga sa'yo nung may sakit ka? Ikaw yung nag-aalaga sa iba nung may sakit sila, pero ikaw na nagkasakit, walang nag-aalaga sa'yo. Totoo po ba? Sabi doon, wala nang lunas ang mga sugat mo. Wala ka ng pag-asang gumaling. Last year yun. Pero alam niyo po, i-claim natin, this year, 2024, kung meron mang una, i-re-recover sa atin ng Panginoon. Yun ay ating health. Verse 17, sabay-sabay po nating basahin na malakas. One, two, ready, begin. Ibabalik ko ang kaslusugan mo. Paggagalingin ko ang mga sugat mo. Yung sakit na hindi maramdaman at dinayagnos ng doktor na hindi kaya malunasan ng ninuman, kapatid, si Lord ang magpapagaling sa'yo. Amen po ba mga magul, mga kapatid? Alam niyo po, naalala ko po kagabi nung nagkaroon po kami ng pastoral meeting together with the pastors. Sabi ni Pastor, ano yung bagay na ipagpapasalamat mo ngayong taon ng 2023? Siyempre ako, napaisip po ako, sabi ko, Lord, there's so many things na pwede ipagpasalamat, Lord, na ikasal ako, and so many more. Pero alam niyo, isa sa pinalala sa akin ng Panginoon na pinagaling po niya, sabi, bigla ko pong naalala na buong taon ng 2023 po, na hindi po ako nagkasakit. As in, hindi po ako sinipon. Hindi po ako inubo. Kahit yung mga tao sa bahay namin, puro sipo na yung sagutan na, puro ubo na. Sabi ko, oh nga no, Lord, salamat kasi it's a blessing. Yung hindi ka makaramdam ng sakit at karamdaman, Lord, ikaw lang ang may kayang gumawa noon. Nandiyan po ba tayo mga magul, mga kapatid? Yung pinaka-naalala ko pa na last na nagkasakit ako, that was way back 2022. Nakakagaling ko lang po ng conference at hindi na po ako nakapag-preach kaya bukasan ng Sunday. That was the last time. Pero up until today, pinagpapasalamat ko sa Panginoon because why? He is indeed the God who heals and the God who recovers. And I'm declaring that to each and every one of you today. Pero kapatid, baka naman mamaya isipin natin, Lord, pinagaling mo na ako. Mamaya kakain ko to ng crispy pata maghapon. Kasi bukas mag-prayer and fasting, kapatid. No. Yes, God will make a work in our lives, but we also have a work to do in our lives to take care of our health para mas lalo pa po tayong tumagal, mas lalo pang humaba ang ating mga buhay at mapaglingkuran natin ang Panginoon na magkakasama. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, God will restore your health. In Jesus' name. Panglima na po, and the last is, God will restore lives. God will restore your life. Hindi lang po ito usapin ng health, pero maraming taong nawala na ng pag-asa. Maraming taong nawala na ng pangarap, pero kapatid, pagbungad pa lang ng taon na ito ng 2024, bubungaran ka ng Panginoon ng restoration kasi ibabalik niya yung calling mo, ibabalik niya yung purpose mo, ibabalik niya kung saan ka talaga niya pinlano. I remember in the Old Testament, ito pong hindi masyadong nababanggit in the Bible na si Naomi. Bakit? Kasi lagi nababanggit yung story ng kanyang manugang na si Ruth at ang kanyang kamag-anak na si Boaz. Pero tignan po natin, in verse 15, magbigay sana sa'yo, sabi doon, magbigay sana sa'yo ng saya ang batang ito at alagaan ka hanggang sa pagtanda mo. Higit pa sa pitong anak na lalaking ito,
mapagmahal mong manugang na nagsilang sa batang ito. Ito po ay patungkol, ang pinag-usapan po dito ay walang iba po kundi ang tumatanda na si Naomi. At si Naomi po, kumbaga ang during that time, siguro mga age po niya, mga nasa lolo-lolas age na po ito eh. Kala ni Naomi, katapusan na ng kanyang pangarap dahil bakit? Hindi lang siya nalipasan ng kanyang pagkabata, ng kabataan. Nawalan siya ng pangarap dahil namatayan po siya ng asawa. Totoo po ba yun? Napakahirap mawalan ng mahal sa buhay. Para kang nawalan ng buhay na rin. Totoo po ba yun? Para kang nawalan ng pangarap. Hindi lang po yun, hindi lang siya namatay ng asawa, namatayan din po siya ng dalawa niyang anak na lalaki. Just imagine how devastating it is for a mother to lose everything. Yung feeling na parang nanakawan na, naalisan na siya ng purpose dahil nawalan na siya ng mga taong pinaka-importante sa buhay po niya. At feeling niya mag-isa na lang po siya. Pero kapatid, sa mga panahon na akala mo mag-isa ka na at nawala na lahat ng pag-asa at purpose mo sa buhay dahil nawalan ka, kapatid, it is still God who will restore your life. I-re-renew ni Lord yung buhay mo. Paano niya ni-renew yung buhay ni Naomi noong mga oras po na yun sa pamamagitan ng kanyang manugang na si Ruth. Alam po natin yung story, nabuntis po si Ruth, pinanganak niya ang isang batang lalaki na ang pangalan po ay si Obed. Si Obed po ay tatay ni Jesse. Tatay ni Jesse, at si Jesse po ang tatay ni Haring David. Just imagine, nasa generation, nasa lineage, yung akala niya, Lord, akala ko wala nang mangyayari pa sa buhay mo. Akala mo wala na. Yung akala mo tapos na. Yung akala mo hindi ka na makakausad sa panibagong taon ng buhay mo. Yung parang feeling mo wala ka nang ina-expect kasi nawalan ka na ng bagay at tao sa buhay mo. Kapatid, it is still God who will restore you. It is still God who will help you recover this year, 2024. Huwag kang lumakad. Huwag kang magpatuloy na hindi ka nire-recover ng Panginoon. Because why? The God that we serve, the God that we know, is the God of restoration. And He promises to restore you this year. Amen po ba, mga magulat, mga kapatid? Ang isang flashlight na punde, anong gagawin mo? Tatapon mo ba o papalitan mo ng battery? Papalitan mo definitely ng battery. Bakit? Kasi gumagana yun eh. Pag pinalitan mo ng battery, after nun, bagong battery, yung spark, yung liwanag na kung paano mo siya binili nung una, it's still the same. Bakit? Kasi pinalitan mo ng battery. Same thing with our lives, kapatid. Yung parang akala mo umandap-andap na at pumundi na yung purpose ng buhay mo, but it's actually not. Pag nauupos ka na, kapatid, huwag mong itapon ang lahat. You just have to recharge. You have to recover to the God who recovers everything. Go back to the God who restores, and go back to the God who renews your purpose. Tayo po tayong lahat ngayong oras po na ito. Kapatid, I don't know about you. Hindi ko po alam kung anong ninakaw sa inyo ng kaaway last year. Hindi ko po alam kung anong nawala sa inyo, na nagpawala ng pag-asa sa puso ninyo, nagpawala ng pangarap nyo sa buhay, pangarap nyo para sa pamilya po ninyo. But today, before you leave this place, God wants to recover you. God wants to restore. Shall we all close our eyes right now and bow down our heads? Yung feeling mo wala na pag-asa. Can you come and think of it right now while all eyes are closed and all heads are bowed down? Ano yung tingin mong nawala sa'yo last year? Nawalan ka ba ng kalusugan? Nawalan ka ba ng purpose sa buhay? Sumaliwa ba ang buhay mo dahil nawala yung takot mo sa Panginoon? Right now, come and think of it. While we are praying today, and right now, kapatid, huwag kang papayag na hindi ka makakaranas ng restoration, ng recovery ngayong araw na ito sa pagsimula bagong linggo
ng taon ng 2024. God wants to recover you today. God wants to restore the life, hallelujah, that has been stolen by the enemy. Lahat ng ninakaw ng kaaway sa buhay mo, sa pamilya mo, sa ministry mo, sa calling mo, right now, God will recover it in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Yung akala mo hindi ka na makakausad pa. Yung akala mo hindi ka na makakaabanti pa dahil sa ginawa mo, kapatid. God, it is God who will recover you in this place. Hallelujah, hallelujah. Right now, wherever you are, pasaliksik po tayo ng puso natin sa Panginoon. Lord, kung meron ka mang nakikita sa amin po mga puso, Lord, right now, ang prayer namin, Lord, give us a willing spirit. Restore to us the joy of our salvation. The joy of your salvation, Lord God. Restoration in Jesus' name. Restoration. Lord, right now, maaaring, I can sense in my heart, some of you are praying for the restoration of your family right now. In Jesus' name, I speak for restoration right now. Recovering right now. Some of you right now, hallelujah, are praying for the restoration of your health. I'm speaking right now for the recovery of your health in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Financial health, emotional health, mental health. In Jesus' name, I speak for recovery right now. Hallelujah, hallelujah. Sa lahat ng mga nawala ng pangarap last year, Lord. Sa lahat ng mga nadaba at hindi na alam kung paano makabangon pa. I speak restoration. I speak recovery. In the mighty name of Jesus, kapatid. Kung ito yung panalangin mo right now, let's surrender everything unto the Lord. Hallelujah. Don't let the enemy steal what God has planned in your life. No weapon formed against you shall prosper. Hallelujah. Kung yan ang panalangin mo, kapatid, itaas natin ang ating mga kamay sa Panginoon. And today, let us recharge in the presence of God. We will go back to our relationship with God. Lord, itatama namin, bago kami umarangkada, Panginoon, babalik at babalik po kami sa iyo. Recharge us today, Lord. At habang nakataas po ang ating mga kamay, let this song minister to your hearts right now. God, I speak strength to flow in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Let's worship the Lord together in this place right now. Hallelujah. Nothing on earth I desire besides you. My heart, my strength. Sing it to the Lord right now. My heart and my strength. Many times they fail, but there is one truth. But there one truth that always will prevail. God is the strength. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. Let His song minister to you right God now. God is the strength. My heart, God is the strength of my.
Nire-restore ang Diyos sa puso mo at sa buhay mo. Just receive it right now. Nire-recover sa iyo si Lord. Receive it right now. Nire-recover si Lord sa pamilya mo. Nire-recover sa iyo si Lord. Back to your connection with God. Dating nawala ng apoy, ng alab sa Panginoon. But today, He is restoring it. He is restoring it. He is recovering you right now in Jesus' name. Even the dreams that have been gone, God is restoring it in Jesus' name. In Jesus' name. By the blood of Jesus and by the grace of God, He is recovering you. Hallelujah. Hindi sa gana ng ating kalakasan, sabi ng Bible, it's not by might nor by power, but it's always by the Spirit of God who is with us. Hallelujah. We need God. Church, we need God to recover. Hallelujah. Let's declare this song, Kalakasan ko ikaw. Kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw ang kagalakan sa Panginoon, ang lahat po ay naging posible dahil sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Binayaran mo ang aming mga kasalanan. Kung nakaabot po kayo sa dulo ng preaching po na ito, nais po namin kayong pasalamatan na nagmumula sa aming mga puso sa inyo pong pagsuporta at pakikinig ng salita ng Panginoon na handog po sa inyo ng Light Church Maykawayan. Truly indeed, that through this platform po, marami na po tayong naabot sa paanan ng Panginoon for His glory and for His honor. And ngayon pong oras na ito, kung nais nyo pa pong suportahan ang gawain ng Panginoon, you can easily finance and support and give sa atin pong platform sa Gawain ng Panginoon. And we can visit po ang atin pong website na matatagpuan po, makikita po natin yan sa ating screen. And that is www.lifechurchph.org/give. At makikita po natin doon yung ways of giving po natin to support and finance the kingdom of God. Or naman, pwede po tayong manood ng ating pong mga live stream. Meron po tayong worship Sunday services po every Sunday. That is 10:30 a.m., 1 p.m. for the youth, 4 p.m., 7 p.m., and 11 p.m. po, Philippine time po yan. Maraming salamat po ulit sa inyong time at sa susunod po na ating mga preaching, patuloy po nating suportahan. Maraming salamat po and shine for Jesus.